Totoo niyan, Tito Ogie, tinabunan na talaga nila yung talagang bida ng ano, Can't Buy Me Love, yung Donbelle. Ayan na naman, tapos ako na naman ang mako-coach yan. Huwag na tayo mag-break, please! Tapos sad face. Oh. Love, D. Yun ay message ni Dominic Roque kay Bea Alonso. Noong 2022 pa pala raw, nagsimula yung Iris at Xian Lim. Hulaan niyo na kung sino! Sino! Ay, nako. Sino itong actress na di umano ay nagpalayas ng mga kasambahay. May kilala nga po influencer, no? Yung talagang kumikilala lang siya ng mga bagets para sumama sa kanyang content, babayaran na siya ng 1,000. Diba? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lon! Ito po si Joseph Popo! At ito naman po si Papa O. At ito si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. I-Chika Mo Na Dali! Ay, nako. Ang ginaw. Oy, ha? Oo nga. Siyempre, dito kami sa Tagaytay. Yes. Yeah. Malapit na po mag-open itong aming munting paraiso. Yes. Oh, ayan, pwede ayan na mag-swing po. Oh. Alam mo, kakaiba rito sa Casa Mirasol. Talagang pag, ano, pag nag-swim ka, pag ahon mo, tuyo ka na. Ay, ang sasyal. Kahit na malamig, ha? Oh, dito lang nangyayari yan. Kasi, habang umaahong ka, ginanong ka na ng, binalot ka na ng towel. Ay, ang sasyal. Tapos ginawa kang lumpia. Ha? Tawel ka na? Oo, ayan. Ang nangyayari. Ah, pero syempre, ayan, hindi pa muna namin maipakita sa inyo. Wala, alam niyo na, ginagawa pa ito. Yes. Soon, okay? Mm. At pero syempre, hindi na natin pwede ipagpaliban ito, no? Ayan. Ang ating pagbati, kina Anthony Jennings at Marisa Cal, sabi ko na sa'yo eh. Oh. Di ba magkakaroon ng pelikula, oh? Wow! MTRCB Productions na dating Star Cinema. Ooh. Kasi ayun, no, nakita sila ni sina Chris Gasman, yung managing director ngayon ng ABS-CBN Productions. Mm. O, andyan sila, oh. At talaga namang dahil sa Can't Buy Me Love, ayan, nabuo yung kanilang team up ng Snorin. Mm. Ayan. At ayan, napunta na sa pelikula at si JP or Jason Paul Laksamana ang magiging director. Ay, sasyal! Ito, nakang kinausap, tinignan lang namin yung picture. Ah, bakit nando si JP Laksamana? Siya yung written and directed by. Oh. Oh! Alam mo, magandang ano ito, no? Balita ito. Sa mga fans sa kinikilig sa dalawang yan. Yes! Kabilang na kaming tatlo dyan. Di ba? Oo, di ba? Hindi man namin napapanood ng buo yung Can't Buy Me Love. Eh, talaga namang kami ay itinatag at panoorin daw namin yung mga eksena nilang nakakabaliw, nakakaaliw, at nakakakilig sa Can't Buy Me Love. Pati sa social media, ang dami yung mga kinakrop na yun, no, na may yung eksena lang nila. Oo. Nakakakilig, hindi mo alam yung pinanggalingan. Ang lakas ng chemistry. Hmm. So ano yan, Tito Ogie? Tinabunan na talaga nila yung talagang bida ng ano, Can't Buy Me Love, yung Donbelle. Ayun na naman, tapos ako na naman ang makukulitsan. Ano? Tanong lang naman po, Tito. Hindi, magkaiba naman sila. Siguro ito parang, ano lang, parang minamadali nila dahil habang mainit, namadali natin. Parang strike while the iron is hot. Eh, ang Donbelle established naman na yan. Parang nakikinikinita na lang yan ang susunod sa Katniel. Ayan. Anyway, ang ating pagbati sa dalawang yan, ano, habang tayo malungkot. Dahil, Loy, alam mo na, hindi ba? Yung tahanan ng pinakamasaya ay, ayun na nga, confirmed na na hindi na natin mapapanood. Dahil nagkaroon ng joint statement ang GMA7 at ang Tape Inc. At sila ay maayos naman, no? And I'm sure yung kanilang outstanding balance sa GMA ay siguro unti-unti ay mababayaran at malalampasan at matatapos. Yun. Eh, ay, kaso paano kaya yun? Eh, sabi, March 8 daw, hindi na mag-e-ere. Oh. Pati replay. Oh. Ano nang papalit dun? Siguro, bagong programa. Oh. Ano to na?
Alam mo, wala pa akong idea sa totoo lang. No? Talagang nakikiano pa rin ako eh. Nakikirinig-rinig. Oo, na, kailangan natin makasagap. Ano? Pero syempre, yung diba sa TikTok nga, naglabasa na yan na iaakyat daw ang TikTok. Kung saan daw, doon sa TikTok ay idadagdag daw si Yorme. Isko Moreno. Sa TikTok lang yun na, hindi ko naman alam kung ano talaga sa totoong buhay, kung totoo ba yun. Anyway, abangan na lamang natin. Ano? Talagang dito mo talaga mararamdaman, Loy. Nag-iba na talaga ang landscape ng viewing habit ng mga Pilipino. No? Talagang ang kalaban mo na talaga ay ang YouTube sa Smart TV. Yung view at saka yung Netflix. Correct. At lalo na siyempre yung mga kabataan ngayon na hindi nakilala yung mga dating artista kasi nakafocus sila doon sa nilalaro nilang ML. Kwarta padala. Ha? Hindi ML, mobile. Mga games. Pati pa mga online games. Oo. Diba? Eh, kasi alam mo, kaya nalungkot ako, nasad ako. Hindi ko nababanggitin yung artista. No? So, merong isang gamer, ako nakausap na bata. Tapos, nagbanggit ako sa kanyang artista. Kilala mo ba? Sino po yun? Hindi ko kilala yun. Sabi ko, bakit hindi mo nakilala? Hindi po kasi ano lang po ako yun. Sa games lang ako. Yun, ang nakaka-tense. Nakakaloka ngayon. Kaya kailangan lagi kang, hindi man laging viral, kundi kailangan laging may balita sa'yo. Kailangan lagi kang nagpo-post sa social media para maramdaman ka ng mga tao. Yes. Oo. At saka tito, yung mga kilala na ngayon ng mga kabataan, mga influencer, mga vloggers. Oo, kasi ako may kilala nga ka-influencer, no? Yung talagang kumikilala lang siya ng mga bagets para sumama sa kanyang content, babayaran na siya ng 1,000. Diba? Oo! Tapos may kasama pa yung Jollibee, naabago pa siya. Pero kailangan pati yung cartoon reach siya sa Jollibee, kailangan kunan pa din. Kasi nga, susunitin niya yung 1,000. Iba naman yung tito, Ogie. Bakit? Parang ako naman yung pinahintin. Huwag naman ako yung ihalimbawa. Eh, sasabat-sabat ka na ano, eh, sinasali ng influencer. Ayun, naalala ko tuloy ikaw. Eh, naman talaga yung mga kabataan ngayon. Yung mga bata nga, hello to my vlog. Kung mga ganyan-ganyan na nga agad Anyway, talagang gano'n, nag-iiba din yung mga gusto ng mga bata ngayon. Marami na kasing kalaban. Dati, panonood lang ng television, okay na, sapat na. Diba? Eh wala eh. Meron ng teknolohiya ngayon na makabago. At lalo pang pinaiigting ang social media. No? At kadalasan nga, parang kalahating araw nila ay nakatutok lang sila sa kanilang gadget. Oo, yun naman ang nakakalungkot. Eh, ultimo nga, ano eh, sanggol eh. O, papanoorin mong ganyan sa TV? Parang feeling ng magulang, naku, baka hindi niya masyado na makita iPad. Itatayong ganyan. Tapos yung bata, gano'n lang yung bata. Nakakita na ako ng ganyan. Sabi ko, oh my God, pabata ng pabata ang ano, kung paano ipakilala ng parents ngayon sa mga bata ang gadget. Ito. Kasi minsan ginagamit na rin yung gadget para pang distract sa mga bata, di ba? O, nood muna para makapaggawa ng chores si nanay, di ba? O, diba? O, umiiyak, pinarap yung iPad, tuwi na umiyak, di ba? Kaya may pros and cons din po talaga yung mga gadgets, di ba? Kailangan lang talaga i-manage para magamit po ng tama ng mga kabataan. Diba? Oo. Anyway, ayan, ang importante lang sa mga magulang ng panahon ngayon, lalo na yung mga Gen Z parents, no? Oo, ha? Huwag OA. Oo, yung mga natatakot na iparana sa mga bata, yung mahihirap na naranasan nila nung bata sila, minsan iparanas din natin. Oo. Para alam nila at naiintindihan nila tayo kung bakit tayo ganun sa kanila. Diba? Tsaka, kung sasabihin natin na tayo naging ganito, na malakas tayong mga nilalang. Eh dahil yun dun sa mga pinagdaanan natin ng kabataan natin, diba? Correct. Kaya, syempre, let's not be afraid na mag-commit ng mistake,
'di ba, na madapa ang mga bata, 'di ba? Or makaranas ng konting hirap yung mga a little hard labor, 'di ba? Lalo yung mga yung ganyan nga, 'di ba, yung mga household chores parang hindi na pinagagawa sa mga bata. Samantalang dati ng panahon deal, natin, pag inutusan ano? tapos iiyak, tapos feeling niya ina-apit siya. Kahit isko dito, Ogie. Diba? Diyos ko. Diba dati, inahampas pa tayo ng teacher. Tapos, ayaw lang natin magsumbong sa magulang kasi lalabas tayo o may kasalanan. Bakit nagalit sa'yo yung teacher kung wala kang ginawang masama? Ngayon, Diyos ko, dahil magtaas lang ng bahagya ng boses ang teacher, Diyos ko, nakasumbong na sa magulang tapos susugod na yung magulang sa school. O kaya magpo-post na magraranta sa Facebook. Oo. Wala namang dugo na lumabas sa bata. Pinagalitan lang naman. Di ba? Yung ganun. Eh, kasi nga, inaalala, eh, syempre, may mental health issues ngayon. Di ba? So, dapat lahat yan, kinoconsider natin. O, kaya, anyway, medyo naloka lang ako dun sa isang ads, billboard. Ad ba yun? O, billboard ba yun? Kasi, ang naalala ko lang na merong ano, na gusto niyang i-date si Erich Gonzalez at si Yan Gansa. Oo, di ba? Parang sa Morayta niya inilagay yung ano, parang gusto niyang magkapi sila ni Erich, no? Tapos, ngayon naman, aba, may pumukaw ng atensyon at talaga naman lahat ay kinunan ito ng picture. Binibyo pa. Anong nakalagay doon? Eto nga na yung nasusulat! O, abansa. Huwag na tayo mag-break, please! Tapos sad face. Oh. Love, D. Eh, ayun nga, biglang nag-ano na, nag 1 plus 1 equals 2 na yung mga netizen. Oh. Yung mga taong nakakita sa billboard na yon. At sinasabi nila, baka daw yun ay message ni Dominic Roque kay Bea Alonso. Meron naman, hindi, baka yan ay message ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Eh, split na nga ito. Si Dominic at si Bea ay wala pang kumpirmasyon. Wala pa silang official statement. Dahil ang kanilang statement ay ang parang naudlot lang o na-cancel lang ay yung kanilang engagement. Oo. So, ang ipinapalagay nila ay baka daw yun ay si Dominic. Umapila rin naman si Darren Espanyol. Ay! May mga nagtatag din kasi sa kanya, Nay. Nabalitan ko po na may girlfriend si Darren Spanto. Anong ibig mo sabihin naman? Hindi, parang wala akong balitaan dito. Gaga! Meron. Di ba naliling siya kay Cassie? Pero nag-split ba sila? Nag-on ba sila to begin with? Ayun nga, kaya parang... Siguro lahat ay parang ano, gusto ma-involve doon sa message na yun sa billboard. Pero ako naniniwala ako, isang ad ito. Hindi minus dito? Gaga! Ad advertisement. Yes. Artist nga pala. Kasi 'di ba dati meron na ring ganyan na nag-click. Siguro 'yan ngayon ang ginagawang marketing strategy ng mga agency. Kung paano nila i-build up, kung paano nila i-promote at kung paano nila ipakilala at gawing engaging ang kanilang brand. Abangan natin, baka naman hindi, tingnan natin ano, kasi kahit kami, hindi naman namin lahat alam. Di ba? Oo, tingnan natin kung ano naman ang kasunod na ad dyan. Itong si, sino talaga ang salarin? Sino ang salarin? Sino talaga yung nagpalagay niyang billboard na yan dyan? Kasi viral na viral eh. Correct. Ang buong, ay, speaking of viral, Diyos ko, viral yung ano, last na chika mo na. Ano? Tungkol dun sa steak. Ano yung steak? Ng banana cue? Hindi, steak. Yung ano, pinagluto ni Kim Chu ng steak si Xian Lim. Tapos hiwalayan lang pala. Ah, huwag nga naloka ako doon. Oo, actually yung source ko tawa ng tawa. Ha? Sabi niya huwag ko raw siya ikot. Yes, ba't ko ikot doon? Hindi nga natin alam kung true yun, hindi ba? Basta sabi lang, basta may kwentong steak yan. Pero actually, meron naman nag-chika sa akin, ano, from Viva. Ewan ko naman kung true. Mas maganda na sa kanila natin marinig. Pero, syempre, i-chika na rin natin sa kanila na noong 2022 pa pala raw, nagsimula yung Iris at si Yan Lim. 2022. So, hindi natin alam kung sila na ba or magkaibigan lamang or na getting to know each other stage lamang sila or
na alam mo na may something was happening na ganon. Huh? Oo. Di natin alam ano. Pero 2022 pa raw yan. Sabi yung Hello Universe na dinirect ni Xian Lim ay nandun na siya. Mga July 2022 daw. Eh, Tito OG, kung sakali mang 2 na yan, ibig sabihin 2 years na sila nagkakamabutihan? Tanong yan ha, Diyosa, hindi yan affirmation. Kaya nga po ito yun. Oo, so hindi ko alam. Promise, kasi baka magkaibigan lamang sila noon. Ay, baka magkatrabaho, kasi magkatrabaho, nga diba, associate kasi, producer. Oo. Pero siguro, ang makakasagot niyan ay si Iris mismo at si Xian Lim. Ano ba ang totoo sa pecha? Ha? Kasi kahit naman ako, syempre, tataas-tataas ang kilay ko. Dahil isang side lang itong narinig natin. Dapat marinig din natin ang side ng mga kabila. And I'm sure naman, Tito OG, si Kim Chu, matalas naman ang pakiramdam ng mga babae. Para ikaw din, hindi ba? Natalas na ngayon pakiramdam mo eh. Yung alam mo nang niloloko ka, pero sige ka pa din. Ha? Diyosa. Tito Ogie, si Kim Chu. Oy, gaga, wala ko sinasabi si Kim Chu. Ah. Ikaw ang sinasabi ko. Yan nga, si Kim Chu ang pinag-uusapan. Bakit ako yung nadadami naman din niya? Hindi. Anyway, past is past at naka-move on naman na pareho ang magkabilang panig. So, kung si Xian Lim at si Iris Lina ang playing sweet music together, ika nga, bigay natin kaligayahan nila yun, ano? Diba? But anyway, meron akong blind item. Ay! Ayan, gagana naman yung utak ko dyan. Oo. Pati mga netizen. Hulaan nyo na kung sino! Sino! Ay, nako, sino itong actress na di umano ay nagpalayas ng mga kasambahay. Ha? Bakit? Ayun na nga, may nag-PM sa akin. Nagbibigay siya ng mga resibo sa akin. Para lang maniwala ako sa kanya na pinalayas na nga ng aktres yung ilang kasambahay niya. Oo, kasi nag-loyalty check daw yung aktres. Oo. Ang mga tinaguri ang thank you girls ay napauwi na sa probinsya. Kababayan mo, Diyos. Ay! Oo. Talaga? Pero alam mo, no? Siyempre, ang issue nila dito ay yun daw staff ni aktres ay parang ano, binibihado sila. Parang hinahanapan daw nila kung nasa ng PhilHealth, ang pag-ibig, tsaka SSS nila na hindi daw maibigay sa kanila. Tapos daw, nung Christmas party, nagpa-raffle ng cellphone. Ganyan, hanggang ngayon daw, ay hindi pa nakukuha ng winner na kasambahay yung cellphone na naipangako. Hanggang ngayon, wala pa rin daw. Tapos, yun daw sasakyan na nabangga. Ha? Nabangga daw. Pinababayaran pa raw ng among aktres doon sa driver. Oo. Sino ba nakabangga? Nasa likod yung bangga eh. So may bumangga. So, ibig sabihin kasalanan ng bumangga. Pero ito daw ay pinaaabono pa, pinababayaran pa doon sa driver. So, anyway, oo, hindi ko maalam kung aware ba dito ang aktres kasi baka hindi siya aware na may mga nagaganap na ganito among the household staff. Pero sino ang nagpapabayad? Akala ko si aktres. Oo nga. Kasi yun ang claim nung isa. Na bakit daw pinababayaran ng amo. Kasi, siyempre naman natin alam kung merong go-between. Kumbaga may mayordoma ba na dapat yun ang nilalapitan ng mga kasambahay para hindi sila dumirekta doon sa amo. So hindi natin alam kung gaano yan katotoo. Basta nag-alisan na raw yung mga kasambahay at ngayon sa Batangas. So hindi naman natin alam kung baka naman may kasalanan o pagkukulang o pagkakamali yung mga kasambahay kaya hindi sila na-retain. Nakakaloka, hindi ba? Kaloka. Pero tayo rito, no? Siyempre hindi naman natin basta-basta paniniwalaan yung mga ganyan unless sabihin ng
among Aktres, yung totoo tungkol dito. Di ba? And with that, mga kaibigan, ito... Wala pang clue! Ayun ka na naman, nagko-closing spiel. Walang clue. Clue! Sino itong Aktres? Okay, ang Aktres na tinutukoy ko, ang initials ng pangalan ng Aktres na ito ay sabihin na natin nasa first 12 letters ng alphabet. Bakit dapat 10 lang? Wala kang pakialam. Oh, ito mag-down item ko. Aloka. Ako, hinihingi ka ng clue tapos ganyan. So, ibig sabihin, baka mamaya last 2 letters dun sa 12 yun ah. Oo, tingnan natin. Hindi, kasi baka pag, kung napapanood ng Aktres, teka, parang sasakyan ko yung nabangga sa likod. Ha? Teka, parang tayo yung nagpaalis ng ano, mga kasambahay. Wala nang second clue, Tito Ogie. Oo nga, ano well, pa? Maganda, yung maganda ang Aktres na ito. Maganda? Didahin. Didahin? Oo, didahin. Lalo tayong nahirapan. Oo, ang dami magagandang artista dito, Ogie. Ito na. Ano? Naging kontrobersyal. Ay! Ay, naman! Ay, naman! Ganda na lang! Ganda na lang! Ang dami din nilang kontrobersyal! Ay, naku. Alamin mo na lang kung sino nagkaroon ng problema sa mga kasambahay. Ano ko, alam ko yung mga naging kontrobersyal na babae. Ay! Ha? Babanggitan. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Dito po si Mamaloy, mga nanonood dyan na hindi pa namin subscriber, please subscribe na! Madali lang po, i-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay ko yung aming episode, meron kayong komento sa lahat ng chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button, huwag kalimutan click ang notification bell! Dahil pag hindi kayang kayong una-una manonotify, meron kaming latest update. Yeah. At syempre pa ang kanya-kanya aming channel. Yes, ano man natin pang subscribe po kayo sa channel ko, that's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I, may bago po tayong vlog dyan. At syempre na isa at magpasalamat sa Highland Valley Resort, the Valley of the North. Tita Gen, thank you so Tita much. Gen, thank you for accommodating Jenny. Yes, thank you so much. We love you and she loves the Highland Valley Spanish bread. Sobra. Inuwi niya na. Summer na po. Ang dami nilang promo ngayon dyan. Visit niya po yung mga different social media accounts ng Highland Valley Resort para naman po kayo ay maka-avail at ma-experience niyo ang pinakabonggang water park sa Norte. Ayan. Diba? At syempre kung matutungo naman kayo sa Boracay, aba, huwag niyong kalimutan ha. May website, merong fan page at merong yung mga SockMeet accounts ng Mandarin Bay Resort and Spa. Yes! Chances station 2 lalo na dahil na yan ang pinakabago. Pero lahat ng Mandarin dyan ay iisa lamang ang may-ari. Sister Company. Oo, kung gusto nyo maalil sa mahabang pool, itong pinakamahabang pool yung sa Mandarin Bay. Yes! You should try that. Ang gaganda rin ng mga kwarto nila. True! At talagang beachfront. Katabi lang halos ng mga D-mall, ng mga gilikan, di ba? Beach front. Yeah! Talaga ako yung beach? Gaga, beach front? Ayan ha. Pero kung gusto niyo mga sosyal-sosyal lang. Yes! Yung umanota dyan sa PGC. Nakakaloka. Ay, ang ganda, grabe. Ay, day. Ang resto bar na pang ano international levels. Oo, disco. Talagang sobra. Para mga high-end personalities ang pupunta dyan. Ang kanilang mga ano na, pagkain. Talaga naman. Super ang quality. Pero kahit paano na yan, yung mga makaka-afford-afford, di ba? Oo. Pero kung gusto niyo naman ng rampa-rampa, gusto niyo rumampat, gusto niyo makapanood mga drag show, ay nako, huwag niyong kakalimutan ang rampa. Yes! Diyan lang malapit sa ABS-CBN ang rampa. Nakakaloka nung gabi na yun. Ano? Ni Rose nila si Jiggly Caliente, nakakatawa para kang nasa comedy bar. Kaya, diba? Thank you so much. Ayan na, sa aking kumaring, si R.S. Francisco, na laging nanonood sa atin dito. Yes, at alam niyo po ba na ang Rampa Drag Club ay welcome po ang lahat nila po pang LGBTQ, pati ladies, pati gentlemen, na naaaliw sa mga genders, drag queens, at sa mga drag shows, at mga impersonations na cool.
Rampa po ang safe space para sa inyo sa Quezon City. At saka syempre, gusto natin pasalamatan, nandito tayo sa Tagaytay. Kumain tayo sa Leslie's. Leslie's Ridge, napakasarap. Pag-aakit ka rito sa Tagaytay, talagang bulalo ang hahanapin mo. Pero masasarap din yung iba nilang putain dyan sa Leslie's Ridge. Alamat na po ang Leslie's ng Tagaytay. Parang hindi ka nakapunta ng Tagaytay na hindi ka nakakain, kung hindi ka nakakain sa Leslie's. Dalawang Leslie's yan. Talagang mapapakanta ka ng Leslie's. Leslie's. This is the Leslie's. Katapat ng Taal. Taal Volcano, diba? At diba? Si Jenny. Oo. Nakita niya ang smallest volcano. Correct. Diba? Ayan. Thank you so much. At syempre pa, ayan ako. Alam mo, pasensya na kayo. Punta ako rito, hindi ko bit-bit yung makeup ko. Kaya wala akong makeup. Ako buti din na lang. Diyos ko, dahil sa ND Skin Beauty and Wellness Center. Yes! Wala akong makeup. Nakakaloka. Diba? Hi! Uy, nag-blush na! Ang galing naman! Ang mahal kasi ng blush on ngayon, kaya ginagawa ng mga mukha. Anyway, thank you so much, Envy. Yes, Angela Dominguez. Maraming salamat. Pag-iisipan ko yung live mo. Yes. At saka yung patangos ng ilong. Parang ako decidido na ako dun sa live mo. Anyway, ayan na, yung Envy Skin Beauty Wellness Center ay malapit po sa ABS-CBN. Tawid lang sa Mother Ignacia. Yeah. Yes, Josa. Ngayon, Tito Ogie, iniisip ko pa rin yung blind item. Wow, wag na. Iniisip yung blind item, sa'yo galing. Hindi ka nga marunong mag-vlog. Ako na lang nag-vlog. Ayan, maraming salamat po kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Ang dami mga magaganda ng Bunny Teeth. Yes, Bunny Teeth. Ang dami nagpapabunny teeth sa kanila. Nakakaloka. And yes, mga nagsasabi po, ang ganda ng gupit ko. Diyan lang po iyan sa Headway Vera Salon. Yes. Ayun po, sa aking vlog din po yung mga pinuntahan namin, Highland Valley at saka sa Mandarin, sa Boracay po. Ayan, panoorin niyo po sa aking video. Vlog. At syempre, kung mapapansin ninyo, paggabi na. Oo nga. Ayan, ang akin pong panayam kay Gary V. Valenciano. Wow! Gary V. Valenciano. Naku, nakakaloka. Every time kapag sabi ko si Sir Gary, talaga paminsan-minsan gumaganon siya. Inaalam niya yung sugar niya, bigla siya may i-stop na ganon. Naku, panoorin niyo dyan sa Ogiediaz Inspires. Tsaka hindi pinakas ni Sir Gary, kaya nilabas namin. Diba? At syempre, ang mga vlogs po, ang YouTube channel ni Mami Soul, ni Erin Diaz, at ni Mira TV. Ayan, at ito po uling yung lingkod, Papa Osin Ogiediaz, ang laging nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At syempre, bago tayo magtapos, Loy, no, tawagin ko na natin last day na ni Jenny. Yes! Jenny and Tamerlin! Ako, sumingit-singit na lang kayo rito, no? Ayan. Jenny from Korea, Tamerlin from the USA! Aming bisita mula sa Korea, ang tour guide namin doon na napakabait na tinrit namin dito. Alam mo naman, pag mabait masyado sa amin, mas mabait kami sa kanya. Diba? At syempre si Tamerlin naman from US. Ayan, thank you Tamerlin mo, Pia. Ayan, at syempre, Jenny! How's your stay here? It was amazing for 10 days. Thank you very much for inviting me. Yes. And then I'm really moved for your hospitality. And I already knew that the Filipinos are the you have the best personality in the world. But here I got to know more. And also I already think I am the image of Korea and you are the image of the Philippines. Ayan, thank you Jenny at Tamerlin, thank you so much. Ayan, talagang kasyang-kasya yung buong mukha mo dyan sa likod.
sakot na sakot ang bumi ko. Oh, si Tammy nag-gift ng cake ni Mira. Bonggang-bonggang, napaka-bonggang cake. Thank you, Tammy. At syempre, Tamerlane, Jenny, ayan. Ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? I-Chika Mo Na Dali! Kimchi! Flower! See you again, Jenny! Jenny, yeah. Can I have your hand, please? Why? Or you make some... I don't know!